Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang concerned citizen naman mula Hermosa, Bataan, nagsumbong sa Kilos Pronto. Ang reklamo, proyekto raw ng Public Works and Highways Bataan Post District sa Malimatak Bridge. Tinengga na! Naku, panoorin po natin. Mahalaga magandang daan sa mga residente at nangangalakal sa mga probinsya. Kaya naman laking tuwa ng mga taga Hermosa, Bataan nang simulang isaayos ang Malimatak Bridge sa kabaan ng kanilang National Road. Hulyo ng kasulukuyang taon, inumpisahan ng DPWH First District ng Bataan ang proyekto. Pero sa halip na tapusin na maaga, iniwan do itong nakapenga. Kaya naman imbes na ginhawa, mabigat na daloy ng trapiko ang dinaranas sa mga motorista. Maraming road signs ang makikita sa paligid ng proyekto. Pero ang problema, pagsapit ng dilim, hindi ito makita ng mga motorista. Wala kasi itong mga ilaw o reflector man lamang. Kaya naman, hindi malayong pagmulan din ito ng disgrasya. Kaya sigaw ng Kilos Pronto sa mga natutulog na taga DPWH First District ng Bataan, pukaw na mo! Alam mo, itong problema nito yung district engineer. Hindi alam siyempre na main office yan. Ito na, Secretary Villar. Pero dapat yung district engineer, ewan naman. Highway, siyempre matuloy yung takbo. Tama nga naman. Tutulpin pa rin. Paggabi, makikita mo, nandiyan lang bubulaga sa iyo. One way. Lalo na kung bisita ka dyan. Hindi ka sanay sa daanan na yan. Of course. Paano kung nag-GPS ka kunwari, biglang tinakating ka si GPS, nabangga mo na pala yan. Jesus Maria Josep. Sinusubukan natin, tawagan ng DPWH main office. Para wala, hindi natin makontakt si district engineer. Ng position. Nasa linya. Sino? Si engineer. Nasa linya. Nasa linya na si engineer. 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 Napakadaming pangalan nito. Hindi na pa. May engineer, may attorney. Wala pa. Ayun. Siguro, balikan natin. Balikan na natin. Erlindo. Ito na. Nasa linya. Flores. Ayan na. Nasa linya na, good afternoon, Engineer Erlindo Flores. Ay, magandang hapon din po, sir. Si Erwin Tulfo ito, kasama si Ben Tulfo at Alex Santos. Kilos Pronto po ito, public service, sir. Magandang hapon po, sir. Anong, kay ikaw ba yung sa First District Engineer sa Bataan? Apo, sir. Ikaw yung may hawak dyan sa Hermosa, Bataan? Apo, sir. May TV ka ba dyan? Kung wala, ipaliwanag ko sa iyo. Nasa harapan namin at pinapalabas namin itong ginagawa niyong tulay dyan sa may Mamilatak Bridge ba ito? Ano pangalan ito? Malimatak po. Malimatak. Kabisado niya. Alam niya. Sir, bakit ganun lang? Ito ba yung tamang pamamaraan? Ito ba yung safety procedure, yung standard operating procedure na lalagyan niyo yung mga na-sign pero sa gabi wala man lang kailaw-ilaw dyan? Malertuhan. Paano pag nabangga dyan at sumwak yung mga sasakyan dyan, engineer? Hindi pa base po sa control namin ng habang nagpunta naman po kami sa site. Sa gabi po, may nakikita naman po kami, sir, mga ilaw. Saan? Sa site po mismo, sir. Saan ilaw dyan? Hoy! Wala namang... Wala kami nakikita ng ilaw. Unless naglalagay ka ng bombilya dyan, wala kami nakikita ng bombilya. Parol! Nakikita namin, nakalagay, slow down, safety first. One way, this way. Detour. Detour. May nalalagay kami, nakikita kami yung plastic barrier. And gaano may plastic, mga tabla na yun na masagasa. Paano kung yung nagdadrive, bagito dyan, baguhan. Nawawala siya, tumalakas ang ulan. Makikita ba dyan? Mababangga siya dyan, swak siya dyan sa construction ninyo. Kulang yung safety mo dyan, kulang yun ang nire-reklamo. Na-abiso na po namin, sir, yung pa. Hindi naman po kami nagkukulang sa kontraktor. Ay, nako, Sus Mario Josep naman. Engineer, makinig ka! May reklamo eh. Pinararating namin sa iyo ang isang nagbabantang panganib na nandyan lang si kamatay, nag-aabang kung sino kanyang madadala. Ano kaya kung kamag-anak mo na biktima dyan? Anong gagawin mo? Sige nga.
Magagalit ka, matutuwa ka, ngingisi ka. Parang, ewan ko kung nakainom ka na parang nag-happy hour ka na kung sagawa, meron namang ilaw. Niloloko mo kami! Okay. Okay ba tayo dyan? Sandali lang, Engineer Flores. Hindi ka pa ligtas, ha? Sandali lang. Diyan ka muna. Nasa linya si Usec Dimas Soguilon, Undersecretary for Luzon. Magandang hapon po, Usec Dimas Soguilon. Magandang hapon po, Boss Erwin. Opo. Kasama po saan si Tolben at saka paring Alex Santos. Live tayo sa PTV4. Sa Usec, ito pong project nyo sa First District sa Bataan sa Malimatak Bridge. Ha? Ginagawa ng DPWS. Pero sir, kita mo naman yung signage, sir. Wala man lang ang reklamo ng mga residente. Paano paggabi? Paano ko ba? Wala po man, hindi po tama. Hindi po ito ang tamang standard operating procedure ng mga safety, yung kanyang safety measures para makaiwas sa disgrasya ng mga tao. Masasalpok ito, sir, eh. Yun. Walang ilaw sa gabi. Ang reklamo nila, mukhang madilim yung lugar na yan sa gabi. At saka pag nabangga mo yung barrier na yun, mukhang yun na yun eh, butas, dapat may nakalagay. Digging construction 50 meters, yun. Pababa na pababa. Exact. Warning, construction yun. 10 meters. Exacto. Ito dito na sir, pag nabangga mo itong karatula, swak ka na sa bulaga. Butas eh. Usec. Erwin, ganito, no? Salamat at pabot niyo sa akin yan dahil hindi namin pinapayagan dahil alam mo, instruction talaga, may Secretary Mark Villar dyan sa pagpapatupad ng safety. I know! Eh, yung mga yan, eh, dapat namin kasiguhin kung hindi nila sinusunod. Ngayon din po, eh, papupuntahan ko yan at pati-check ko na mismo na anong ginagawa ng ating matawan dyan at mga kontrakto para may lagay sa si Engineer Flores. Ito, Usec, nasa linya ho si Engineer Flores. Baka gusto nyo yung pagsabihan. Lecturean nyo na. Boy, tandaan mo yung mga sinasabi ni Secretary Mark na yung pinaka-importante sa atin ay yung safety ng traveling public at saka yung safety ng motorista talaga na dapat kumpleto tayo sa mga barikada, warning signs. Kaya kumpletuhin mo na yan kaysa naman tayo malilintikan dyan. Yan. Hindi ba nireklamo yung mga tao kung tama yung ginagawa natin. Kaya kung nakaligtaan natin, gawin mo na kaagad. Huwag mo na pagpabukas yan. Okay. Ayun pala, yung mabilis yung kumilos sa engineer. Marunong pala kumilos si Boy. Takot ka pala kay Usec, Engineer Flores eh. Pagka hindi nila ginawa yan, ako naman si Secretary Mark, hindi yan may napayagan yung mga ganyan. Ayun. Gagagagagad, ililipat yan. Ay, babartuli ng mga tao. Matay ka, Boy! Tama, Usec, no? Medyo nakaligtaan lang yan. At sa palagay ko, ngayong gabi, hindi na titigil, hindi na nalalagyan maayos yan. Patay ka, Boy! Oh, Boy! Maraming salamat po, Usec Soguilon, sir. Na mabait naman yan si Boy, kaya lang siguro sininerbyo sa'yo eh. Yan ba si Boy Pasaway? Boy Flores. Boy Flores. Si Boy Flores, mabait yan. Mabait. Pero baka nininerbyo lang. Gagawin niya po yan. Ah, okay. Okay. Huwag kang nervousan, Boy. Boy Flores. Sige na. Natakot sa'yong sinabi mo na talagang totoo naman sa libawa mamatayan. Eh, dahin ako, Boy. Oh, Boy. Ay, sige po. Huwag kang manerbyos eh. At gawin mo lang trabaho natin. At mapapayari okay. Na Erwin na yan. Dahil kung suporta natin. Masa po kayo, sir. Gagawin po namin ang okay. Sige, Engineer. Maraming salamat sa'yo. Usec Soguilon, kayo po sa rin galing sa Davao, ano? Opo. Kilala natin ito. Bisaya, agya po sa'yo. Ako sanay sa iyo po na pagkalimbawa meron tayong mga itinagagawang tama dun sa Davao, binumura mo kami. Kaya nagpuputok yan. Pero maganda po yung programa ninyo para Hindi na po. Iba na po yung gobyerno ngayon. Si Tatay Digong na po. Manong Digong. Siya lang po may karapatan. Si Presidente lang. Ganyan na papabayaan. Presidente na lang mag... Si Presidente na lang magmura, sir. Anyway, nagang salamat po. Usec. Thank you, sir. Maraming salamat po, Erwin. At sana kung ano man yung mga problema mga ganyan, matulungan nyo kami para yung mga tao natin ay mag-ingat sa Presidente. Gawin nila maayos ang trabaho nila. Ay, by the way nga pala, Usec, kailan ba matatapos yung project na yan, yung bridge po?
Ang sinabi nila sa akin, eh, December 10, tapos. Ayun, 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 okay. Ayun, ayun, okay. Okay. Tapusin nyo na yan. May isa pang order si Usec. Usec, thank you, sir. Dagang salamat din taon, Usec Soguilon, sir. Dagang salamat, boss. Okay, okay. Okay. Yan ang utos ni Mark Villan. Yeah, yan, yan. Kita mo, ito yung Bravero yung nagre-reklamo na bakit ito si Mark Villan nilagay nyo. Minsan lang magsalita yung mga tahimik. Ang waring, tama yan. Sabi ni Secretary Villan na ma-interview ko yan. Sabi ng station pa ako. Sinabihan ko na Erwin, itong gusto ko, ito, ito, ito. Marching order. Na-itemize niya, no? Kaya itong si kamag-anak ito, si Boy Pasaway noon. Pero ang maganda rito, nakita nila na talagang si District, yung pinaka-Usec, pinagsabihan si Boy. Umayos ka na, Boy. Boy. Narinig nyo yung reality show na hindi ho drama. Na pinakapagalitan dito sa Kilos Pronto. O di, hindi scripted. Pagka kamag-anak niya, si Boy Pasaway, Boy Motor. Pagka kamag-anak yan. Ngayon, nagpapanginisan. Tsaka yung Boy na natalo ng eleksyon.